Hi, this is Julius, and this is a short explanation about Kaiser Health Builder. Kaiser Ultimate Health Builder. So first off, let me share to you the history and legalities of Kaiser. So the birth of a new health plan. The company was incorporated and registered with the Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 with an authorized capital stock of 160 million. Kaiser was also granted a clearance to operate by the Department of Health Bureau of Health Facilities and Services last July 26, 2004. This is the same government agency that regulates and supervises health maintenance organizations. Then one of the Philippines' leading business daily, Business World, reported Kaiser as one of the newly registered corporations with at least 50 million authorized capital in its August 5, 2004 issue. Then it is regulated under Insurance Commission as an HMO. So ito po yung corporate profile ni Kaiser. Yan po. Yan po siya. Okay. Then, this is our president and medical director of Kaiser International, Dr. Leah Yolo. So, last February 2017, the Insurance Commission of the Philippines called all executives of HMO and created an umbrella group called PAMOC. So, Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. So the president of Kaiser Health Group was also the vice chairman of the said organization. It is lauded by the President Duterte himself as it will contribute to the government's mission for a reliable healthcare system for all Filipinos. So yan po yung president ni Kaiser. She is also the vice chairman of PAMOC. So here is our SEC registration. You could actually search it sa website po ng SEC. Okay? Then, we are also listed sa Insurance Commission. Pang number 17 po tayo. Diyan. Yan. So, actually, Kaiser is based on this financial concept. Tinatawag po siyang building a strong financial foundation. So, I'll discuss this to you para po makita nyo yung importance ng Kaiser. So, in building a strong financial foundation daw, or sa pag-build po ng finances natin, di ba po, kailangan natin solid yung finances natin. Hindi pwedeng i-build natin na may konting bagyo lang nang darating sa buhay, magigiba siya. So we want it to be solid, just like building a house. We want a house to be really solid. So just like building a house, in our financial foundation, we must build it from ground up. So yung pinaka-base po ng financial foundation natin, ito po yung tinatawag natin na healthcare. Ang healthcare po, may dalawang klase. May tinatawag po tayong short-term healthcare, may tinatawag po tayong long-term healthcare. Ang short-term healthcare po, ito po usually ang pinoprovide po ng company ninyo while you are still working. Of course, if you are still asset sa company, meron pa, covered ka pa. But yung question ko po, kailan ba usually lumalabas yung mga sakit? Di ba hindi naman po pag may work pa tayo? Usually lumalabas po yung mga sakit pag wala na po. And it's so ironic na pagtanda natin, usually, we depend on our children. We depend on other people para lang makapagbili ng medisina or for our hospital bills. And we don't want them to suffer. That's why po, kailangan natin ng long-term healthcare. Ang long-term healthcare naman po is mag-invest ka before 60, covered ka po lifetime. That is the use of long-term healthcare. And a lot of wealthy people get this one. Kaya nga, pagdating ng araw, need nila ng mga operations and all, madali lang kasi nakapag-prepare sila before 60. And when you go beyond 60, the problem is wala na talaga magka-cover because the traditional healthcare ng mga short-term until 60 lang. Of course, we have some may mga companies na nag-offer ng senior care but masyado ng mahal and konti na lang yung benefits. So I would suggest that you get long-term healthcare. Yan po yung pinaka-base, okay? The next is protection or life insurance. And I think you'd agree with me that even if we die, our responsibilities don't die with us. Kahit wala na po tayo sa mundo, yung mga anak natin, patuloy pa rin yan po mag-aaral. Patuloy pa rin silang kakain ng pamilya. So, if we are considered as money machine, actually, they withdraw from us. Tayo yung nag-provide. Ang question ko, paano if masira yung money machine? Sino yung papalit? So, that is why kailangan natin ng life insurance. If we love our family, actually, we don't want them na if wala tayo, mamblema sila. Sabi nga nila, if ang tao daw walang life insurance, dalawa daw po yung iyak.
Ang unang iyak po para sa taong namatay, yung pangalawang iyak para sa bills and utang na iniwan. So we don't want that. If we really love them, ma-prepare tayo because hindi natin hawak po yung buhay natin. So yan po yung pangalawa. Then third is eliminate debts, pagbayad po ito ng mga utang. Usually ginagawa ng mga Pinoy, nangungutang po sa iba para ibayad sa ibang utang. We don't advise that. We have certain debt management na nagtuturo din kami paano mabayaran or maiwasan yung utang. Then next is emergency fund. Itong emergency fund, at least 3 to 6 months of your income, you save it, lagay niyo po yan sa bank. Kasi mahirap, if may mga emergency, mangutang na naman. So, banks are good but never for investment kasi hindi naman tumutubo po yung pera sa banko. Maganda lang siya pang emergency fund, okay? So, yung pinaka-tip is dito na po papasok ang investment. Okay? Investments, dito na po yung stocks, mutual funds, dito na po yung real estate. Yan po siya. So, yan yung liquid and solid investments. So, madalas sa mga Pinoy, ang pagkakamali is ganito yung ginagawa. Inuuna po yung investment before ang healthcare. Do you agree? The problem with that one, if nagkakasakit tayo later on and sobrang laki ng bill ng hospital, ano po usually yung unang binibenta? Di ba po investments? Di ba po usually ari-arian natin? And I think you'd agree with me na ibibenta po natin yan ng mura. Kasi kailangan natin ng pera. Di po natin mabibenta ng mahal. Yung iba nga sinasangla. So that is why we really need to build our solid financial foundation. So Kaiser is based from this one. Kasi mahirap that we build right now a lot of investments and then later on mapunta lang lahat sa sakit. Mahirap na pinagpaaral natin yung mga anak natin ngayon pero later on mag-suffer din sila because of medical crisis or health crisis sa buhay natin. So hindi naman siguro natin sila pinagpaaral for the purpose na sila yung magkautang-utang later on if may mga emergencies nangyari sa atin, especially if matanda na tayo, we are prone to sickness. So that is why we really need na i-build talaga yung financial foundation. Yung mali din ng iba ganito, inuuna yung life insurance before ang healthcare. And you know, there are a lot of life insurance company na magaganda. AXA, Sun Life, PhilAmp, sobrang dami sa market. But wag nyo naman natin unahin yung kabaong before ang health. Huwag unahin si St. Peter before si St. Luke's. Kasi chances are, dadaan talaga tayo sa hospitalization. So, that is why kailangan nating i-build talaga ito. Now, Kaiser actually is built on this financial foundation. It's a 3-in-1 plan. Meron ng healthcare, meron ng life insurance, and meron na siyang investment. So, but mainly, HMO po siya. Listed siya as HMO or Health Maintenance Organization. So, yun, build it right and build it strong. Okay? So, yun, as what I said, short-term healthcare from 20 to 60 kasi provided ka sa company mo, but 60 up, dito na po papasok si long-term healthcare. But you must get your long-term healthcare before 60. Kasi pagdating ng 60 plus, hindi ka na makakakuha ng long-term healthcare mo. Okay? You must prepare. So, why you need long-term healthcare? Medical cost doubles every 5 to 7 years. You can depend on government, on your children, or on your employer. Secured and worry-free healthcare fund after employment and during retirement years. Protect all that you built, not letting it all go to hospital bills. Huwag po tayong papayag na pupunta lang lahat yung na-built natin sa hospital bills. Okay? So, yun, gaya ng sabi ko, 3-in-1 na siya, meron na siyang investment, life insurance, and healthcare. In-answer lang po niya yung dalawang question ng buhay. First, what if I die too soon? Sinong mag-aalaga sa pamilya ko? Meron na po siyang life insurance kasama. Second, what if I live too long? Who will take care of me? Sino ba mag-aalaga sa akin? Meron na po siyang investment ang long-term care kasama. Kasi, di ba, when we get old, it's either may pera tayo or wala. And usually, pag wala tayong pera pag tumanda, usually, pinagpasapasahan tayo. Pag meron, usually, pinag-aagawan tayo. Ano ba gusto natin? Pag-aagawan or ipagpasapasahan? So, I'm not telling you that your children doesn't love you. Hindi po ganun. Pero meron silang sariling pamilya po kasi later on. So, that is why we need to prepare. Kasi magiging conversation ng mga anak, if hindi tayo mag-prepare, ganito, si Bunso, tatawag kay Kuya. Kuya, pwede munang ikaw muna kay Mama. Kasi meron akong bills ngayon na babayaran, tuition ng anak ko. Then si Kuya, tatawag kay Ate. Ate, pwede nang ikaw muna kay Mama kasi meron akong babayaran ngayon, mortgage ng bahay ko. Ganun ba yung gusto nating conversation ng mga anak natin later on? I don't think so. So, that is why kailangan natin kumuha ng Kaiser. So, good news lang, you only save for 7 years with Kaiser. So, sample po ito na plan. This is a K100 plan. This is a 58,821.43 per year na plan. So, dito, nag-start siya ng 22, natapos po siyang mag-ipon 29. So, si Kaiser po, kahit 1 month ka pang kumuha, automatic covered ka na with the life insurance. Kasi, di ba, 3-in-1 siya.
So yung life insurance sa plan na ito, ang coverage is worth 450,000 sa sample na plan dito. So it will vary depending sa plan. So yun, kahit one-month ka pang kumuha, covered ka na with the life insurance. After 1 year din po of contribution, covered ka na with the healthcare part. So yun, after 1 year, so ano ba yung meron sa healthcare na mga benefits niya within sa 7 years of accumulation period? Ito yung kumbaga saving period. So after a year, covered ka na with inpatient. Pag na-admit tayo sa hospital, we are covered. For this plan, 60,000 yung magiging coverage. Okay, may libre ka rin every year na annual physical exam or yung kasama sa APEs, chest x-ray, CBC, stool exam, urine test, and we have ECG. If 35 up tayo, meron ding pap smear. Apart from that, meron kang dental benefits, pa-check up po ng ngipin, unlimited, patanggal po ng ngipin, unlimited, huwag nyo lang pong ubusin, basta unlimited siya. And we also have dental prophylaxis. Then, but for the first 7 years, hindi pa po covered ang pre-existing diseases, hereditary, and critical illness, like high blood, diabetes, cancer, mga ganun, hindi pa po covered for the first 7 years. Pero, pag simple lang na nakagat ng aso, nagka-fever, wag naman sana no, COVID, covered naman siya kasi hindi naman yan pre-existing hereditary or critical illness. Now, medyo may limit siya sa 7 years na mag-ipon kasi this is not made for short term. Okay? Again, Kaiser is a long-term healthcare. So after 7 years na mag-ipon ka po, the nice thing, stop ka na mag-save after 7 years. The nice thing about this plan is after 7 years, patuloy na pong tutubo by 10% per annum yung kinuha mo. By average, 10%. Saan ba siya ini-invest po? Ini-invest siya sa stock market, mutual funds, SM, Ayala, Jollibee, mga malalaking corporation pa rin. So, basically, may mutual fund ka ng kasama. Nakabando lang sa healthcare mo and life insurance. So, eto, mag-grow. On the 20th year po, mag-mature yan. Okay? So, although after 7 years po pala, hindi mo pa mawi-withdraw. Okay? But, lumalaki yung healthcare mo. For example, 14th year, umabot ang 298,000 yung healthcare mo. The nice thing about this plan, the more hindi mo siya gamitin, the more siyang lalaki. So, ma-motivate ka talagang maging healthy. On the 20th year, mag-mature. At maturity po, pwede nyo pong kunin ang pera, pwede mo ring iwan. Kung magkano po yung may iiwan, patuloy po siyang tutubo. Okay? My advice, don't get the whole amount kasi wala na rin tutubuin yung pera. Okay? So, 10% per annum. Pagdating po ng 60, magkano po? Umabot siya ng 6.4 million. 10% ng Kaiser, that is 648,380. So, mag-compound po yan. Especially dito sa sample, hindi talaga niya winidraw. Pagdating ng 65, umabot ng 10.4. 10% every year, that is 1,044,222.40. So, kada taon, meron siya ganyan. So, he or she is living on interest. Bakit? Kasi pwede niyang stay yung capital, yung interest lang yung kukunin niya. If ma-hospital din, ganito kalaki yung possible coverage na, ganito kalaki yung total coverage na makukuha niya. So, the nice thing about Kaiser is if kukunin tayo ng maaga, di ba? May makukuha yung family. If mabubuhay naman tayong matagal na healthy, you could use it for your retirement. And if healthy naman tayo, you could use it for hospitalization. So, triple purpose siya. Yun yung kagandahan ni Kaiser. Di ba? Maganda. So, si Kaiser, actually, you have a couple of plans na pwede nyo pong pagpilian. So, ang standard kanina na pinakita ko po is K100. This is a 5,882 per month na plan. Meron pong higher, merong lower, depende po kung anong gusto mo. Okay? So, maturity nito is 1.1 million. Pag nag-yearly ka, may 2 months na discount. Pag nag-semi-annual, may 1 month. Pag nag-quarterly ka, may half a month. May konting discount. I think mga half a month ang discount sa quarterly. So, Ganun siya nag-work. So, actually, depende sa edad. Ang lowest na plan will depend on the age. For 10 to 40, your lowest plan is K45. This is a 2,647 per month na plan. Maturity nito is 524,000. 41 to 50, 3,529 na yung lowest plan or K60. 51 to 60, ang lowest na is K75. But I would suggest you get the standard plan or higher. Kasi madalas sa Pinoy, you know what's wrong with Filipinos usually? Pag bumili tayo, pag umutang tayo, okay lang tayo magbayad ng 10,000 to 20,000 a month. Diba? Sasakyan, nangutang tayo, every year, nagde-depreciate ang value ng sasakyan by 10%. We're here supposed to be, mag-ipon ka ng malaki because nag-appreciate ang value nito every year. So yan po si Kaiser. So when you get your plan pala, meron siyang policy fee na 500 pesos. So let's say, ang pinili nyo po is yung K100. So,
Policy fee is once a year. So when you start, plus 500, that is 6,382. Then succeeding mo is yun na lang 5,882 per month. So get back to the friend who introduced to you Kaiser para po makapagpili kayo ng plan. Okay? Then, so si Kaiser basically, tinatakol na niya sa solid financial foundation natin. Let me add one, itong nasa baba, itong increased cash flow, di ba? Gusto din nating ma-increase yung cash flow natin para mas marami tayong maipon, di ba? So, but of course, Kaiser, if titingnan mo, meron na siyang investment, may mutual funds na siya, meron na siyang life insurance, di ba? Kasama na kasi 3-in-1. And most of all, ang pinaka-important, main focus niya is long-term healthcare. Tsaka, in-increase na yung cash flow mo. Kasi pag nag-retire ka, ang interest, pwede mong i-withdraw, di ba? Pwede mong i-withdraw yung interest para you're living on interest. That is retirement. That is increasing cash flow. So, sobrang ganda po talaga. So, in summary, you save for only 7 years. At an extended period, your healthcare along with your investment will start to grow. At maturity, you can start to withdraw from your plan. And then, how to start? You get a free quotation by visiting this link. Okay, you could also click the link below sa description po. If you need assistance, you can email me at, yan po yung email ko, okay, julius.f.montejo@img@gmail.com. Then, yun, that is Kaiser. So, I do hope that you learned something from the video. Share this with people na naghahanap ng savings program na that could take care of them, especially sa healthcare nila later on. So, I hope that you learned something. Thank you very much for watching. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more videos from me po. So, salamat and have a great day.